kalimutan kita. Pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin. Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay. Katawan ko lang ang minahal mo. At hindi ang pagkatao ko. Mr. Romantico. Kumusta po kayong lahat? Mga giliw naming tagapakinig, inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga tagasubaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating tulang. Mr. Romantico. Minsan daw sa ating buhay dumarating ang isang natatanging pag-ibig. Isang pag-ibig naiingatan natin sa ating puso habang tayo'y nabubuhay, habang tayo'y nagmamahal. Magandang-magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na ngayon ang ika-apat na kabanata ng kasaysayang tampo sa ating palatuntunan. Ang sulat ay padala ng isa nating tagasubaybay mula sa San Pascual, Batangas, at siya'y tinawag natin sa pangalang Ivy. Mr. Romantico, napakahirap pong mabuhay sa gitna ng kasinungalingan. Ang unang kasinungalingan ay dapat mong suportahan ng isa pang kasinungalingan hanggang sa hindi na natin kayang takpan ang mga butas na nilikha ng mga kasinungalingan. Tinatahi-tahi natin. Naramdaman ko na lamang po na sukol na ako at wala nang ibang paraan kung hindi takasan ang nagbabantang kahihiyan. Sige lang po. Kain lang po kayo, ho. Yung dessert, nasa banda rito. Waiter, paki-askas yung nasa banda ron, yes, ha? Sir. Oh, JR, kumain ka na ba? Ah, mamaya na lang po. Okay lang po. Ang kaibigan mo, nakita mo na ba? Bakit walang isa yun, eh? Siyang may birthday. Nandun po siya sa may gate dito. Hinihintay ang pagdating ni Ivy. Ah, sa wakas, makikilala ko na rin ang girlfriend ng best friend mo. Matagal lang yung pinagmamalaking may girlfriend na siya. Pero hindi naman niya naisasama dito sa bahay. Nako, Tito. Bibilib po kayo pag nakita niyo ang girlfriend ni Ricky. Materialist fuertes. Sexy talaga. At makinis. Kaya pala nagyayabang sa akin, eh. Oh, sige. Kumain ka na dyan, ha? Pupuntahan ko lang si Ricky. Hiningi naman ni Ivy sa akin yung sketch pagpunta sa bahay namin sa subdivision. Kaya lang, hindi pa dumarating. Ano ka ba naman, Ivy?
Huwag mong mabahiyan ng ganito sa daddy ko. Andiyan pa ibang kamag-anak ko. Please naman, dumating ka na. Ricky? Anak? Dad? Oh, pinihintay mo ba ang girlfriend mo? Oh, oo nga po, daddy. Hanggang ngayon, wala pa po siya eh. Ibang bisita po natin. Nakauwi na't lahat. Si Ivy, wala pa rin. Anak, huwag mong spoil ang party mo dahil lang hindi tumating ang girlfriend mo. Pero dad, nangako po siyang darating siya. Saka, nangako po ko sa inyo, papakilala ko siya, di ba? Sa inyo ni Isabel at sa ibang kamag-anak natin. Eh, baka nagkaroon lang siya ng ibang appointment. Dad, mas importante ba yun kaysa sa akin na boyfriend niya? Ricky, relax lang, anak, relax. Kung akong inaalala mo, kung iniisip mong mapapahiya ka sa akin kapag hindi dumating ang girlfriend mo, forget it. Naintindihan ko. Kasi daddy, birthday ko po ngayon. Tapos, ipapahiya ko ng girlfriend ko ng ganito. Daddy ba, di ba dad, masakit naman yun? Tandaan mo itong sasabihin ko. Kapag mahalaga ka sa isang tao, kahit anong busy pa niya, gagawa siya ng paraan para mabigyan ka ng panahon. Pero kung hindi ka niya kayang bigyan ng panahon, paano niyang maipapadama sa iyong pagmamahal? Daddy, ibig sabihin, hindi ako talaga mahal ni Ivy? Mas malakas magbigay ng mensahe ang gawa kaysa sa mga salita. Ivy, ano ka ba naman? Wala ka nang ginawa kundi ang umiyak na umiyak. Wala nang umuwi ka dito sa probinsya, puro ikbibo na lang ang naririnig ko dito sa loob ng bahay. Apo, lang dumating ka rito, sabi mo natanggal ka sa trabaho. Pero sa nakikita kong klase ng pag-iyak mo, parang hindi ka lang natanggal sa trabaho. Parang mas may mabigat na dahilan ang pinanggagalingan ng pag-iyak mo. No. Kasi po, masakit sa akin na may hinto na ako sa pag-aaral. At hindi na matutupad ang pangarap kong makagraduate. Eh, bakit ka ba biglang tinanggal sa trabaho mo? Kasi po, nalugi raw po ang boss namin. Sa hirap ng buhay, ay siya nga pala. Baka sakaling magsilbing konsolasyon mo itong babalita ko. Sabi noong taga-kabilang nayo na nagtatrabaho sa OWA, eh baka raw mapawalang sala ang nanay mo. Mukhang lumalabas daw na hindi naman pala sa nanay mo yung maletang sinasabing kanya. Mabuti naman po. Siguro po, saka na lang akong magpapatuloy pag nakauwi na si inay galing China. Yun ay kung magkakatrabaho po siya rito. Ay nako, wala na akong ibang hinihiling sa buhay ko. Ang gusto ko lang ay makalaya ang nanay mo at makauwi mula sa China. Mr. Roman. Mr. Romantiko, dahil po ako'y isang babaeng may masamang reputasyon na itinatago.
Kung kaya, nagpasya po ako na huwag na lamang makipagkita sa pamilya ng nobyo ko. Nagdesisyon akong lumayo kaysa mabilad po ako sa walang kapantay na kahihiyan. Oh, mabuti nagising ka na. Ipinagigising ka talaga ng daddy mo bago siya umalis. Medyo masakit ng ulo ko, Nanay Isabel. Why, paano hindi sasakit yung ulo mo? Abe, halos dalawang araw kayo nagiinuman ng mga kaibigan mo. Tapos na yung birthday mo ng Sabado, pinabalik mo pa sila kahapon. Hanggang gabi kayong lumaklak ng alak. Nanay Isabel, naging napakalungkot kasi ng birthday ko eh. O, bakit? Dahil hindi dumating yung IB. O, yun ba ang dahilan kung bakit sinasabi mong naging malungkot ang birthday mo? Napahiya po kay Daddy. Saka sa inyo. Ay, nako. Kalimutan mo na yung babaeng yun. Sabi ni JR, abay, saksakan daw ng gandang IB na yun. Aanin mo ang ganda kung wala namang pagpapahalaga sa damdamin mo. Naisip ko nga rin po yan, Isabel. At huwag mo masyadong damdamin ang nangyaring yun. Ay, mabuti ka nagpakita agad ng tunay na kulay ang babaeng yun hanggat maaga eh. Ay, siya. Maligo ka na ha. Ihanda ko naman ang almusal mo. Alalahanin mo, graduating ka. Hindi ko po nakakalimutan yun. Nag-aalala kasi ang daddy mo. Abay, baka raw maging desperado ka dahil sa nangyari. Masakit po sa akin yung nangyari, pero hindi po nawawala ang lino ng isip ko, Nanay Isabel. Lalo ko pang pagbubutihin ang pag-aaral ko. Ipapakita ko kay Daddy na kaya kong magdala ng kabiguan. Ayan, nagluto ako ng tinulang manok. Humigop ka ng sabaw. Ay, kumain ka. Malaki nang inuhulog ng katawan mo mula nang umuwi ka rito. Lola? May naririnig ba kayong chismis tungkol sa akin? Diyan sa mga kapitbahay natin. Wala naman. Nagtataka lang sila kung bakit bigla ka raw na hindi na bumalik ng Maynila. At oo nga pala, yung isang kababata mo na noon pa naiingit sa'yo nung high school ka, naku, eto ang tuwa raw na hindi ka na nag-aaral. Ang sabi pa eh, babagsak ka na rin lang daw sa pananahin ng baby dress. Alam mo, Lola, mahirap talagang mangarap pag mahirap, no? Marami kang pagdadaanan bago mo maabot ang gusto mong maabot. Eh, talagang ganoon. Katulad ko po, ginawa ko na po ang lahat sa Maynila. Ginawa ko na ang alam kong paraan. Mula nang makulong sa China si inay. Pero, ayun, wala rin nangyari. Ivy, kung may maitutulong sana ako sa'yo, tutulungan kita. Pero nakita mo naman ang buhay ko. Ang buhay natin dito. Naiintindihan ko naman po yun eh. Ayan, kumikiriling na naman yung cellphone mo. Noon pa yung kiriling ng kiriling eh. Bakit ba ayaw mong sagutin ha? Ay, huwag niyo pong gagalawin yan la. Hayaan niyo lang siya, magsasawa din po yan. O, bakit? May pinagtataguan ka ba sa Maynila?
Mark. Wala po. Wala po akong pinagtataguan sa Maynila. Mr. Roman. Minsan lang kita kikitigin. Minsan lang kita mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan. Dahil lang minsan ay magpakailan na. Mr. Romantico, gustong-gusto ko pa po sana na bumalik sa Maynila para ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Nasabi ko sa aking sarili na iiwasan ko na lang si Conrad. Ngunit ano naman po ang mukhang iharap ko kay Ricky? Kaya naging pinal na po ang aking desisyon na pumirmi na lamang sa aming probinsya at tanggapin hindi talaga nakalaan sa akin ang magkaroon po ng college diploma. Pagpatuloy ng pag-aaral. Marami akong namimiss sa Maynila. Lalo na si Ricky. Na ipinangako ko sa sarili ko na siya lang ang lalaking minsan ko lang iibigin. Minsan lang kita iibigin. Minsan lang kita mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan. Dahil lang minsan ay magpakailanman. Lalo ka pa yata na-inspire sa pag-aaral mula nang biglang nawala si Ivy. Kanina, halos pa-perfect mo yung exam natin. Pag hindi ako makatulog, dinadaan ko sa pagbabasa ng lesson natin. Ang mga frop natin, lalong bilib na bilib sa'yo. Hindi sila ang gusto kong ma-impress, Tol. Ha? Eh, sino? Ang daddy ko. Ayoko malisapon siya sa akin. Alam ko mahirap mapantayan yung na-achieve ni daddy. Kasi cum laude siya at graduate sa school na ito. Tapos nag-top 7 pa sa board exam. Candidate ka rin naman para maging cum laude, di ba? Candidate pa lang, Tol. At gusto kong makuha yung honor na yun. Tapos, mabigat na challenge yung mag-top sa board exam. Hindi ako naghahangad na mag-top. Sa akin, makapasa lang, okay na. Pero yung girlfriend mo, nakakapagtaka talaga. Bigla na lang nawala. Basta ganun na lang. Parang bulang pumutok at nag-evaporate sa hangin. Huwag natin pag-usapan yun, Tol. Ay, bigla siya nawala kasi ayaw niya sa akin. Mahal ko siya pero realistic akong tao, Tol. Pag ayaw sa akin, bakit ko nang pipilit sarili ko? Tama yan. Kahit wala siya,
tuloy ang buhay. Sabi nga ng daddy ko, maraming babae, masigit pa sa nawala. Hindi raw kukunin sa atin ng Diyos ang isang bagay na hindi niya bibigyan ng mas magandang kapalit. Mr. Romantico. Pangako sa iyo, hindi magbabago. Ikaw lang ang ibigin ko kahit at masaktan ako. Asahan na di maglalaho. Ang pag-ibig ko'y alay sa'yo lamang. Kung kaya giliw dapat mong malaman. Minsan lang kita Mr. Romantico, sa buhay ko eh, wala na magiging kapalit si Ricky. Dahil siya lang po ang natatanging lalaking ipinangako ko sa aking sarili. Napakamamahalin ko habang buhay. Kaya lamang, kailangan nang lumayo po ako. Dahil nagsisimula na akong singilin ng mga kasinungalingan ko. Minsan lamang sa buhay ko ang sangkatulad mo, ako rin pa'y iniisip. Gaano man kawagas ang isang pag-ibig, ito'y mayroon ding wakas. Ang mga nagsiganap sa papel na Ivy Rakitera ng Love Radio, kasama sina Phil Cruz, Betty Rojas, Alan Ortega, Susan Robles, at sa mahalagang papel ni Ricky, si Papa Jack ng TLC Love Radio, Soundman Manny Salas, sa musika ni Boboy Salonga, Technician Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Alex Areta, sa direksyon ni Luz Fernandez. Mga kaibigan, huwag pong kaliligtaang subaybayan ang huling yugto ng kasaysayang ito. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantico.